again, we invite you to join us as we worship our Lord, as we declare that nothing is impossible with our God. Amen. Amen. Join us in lifting up the name of Jesus. Through you, I can do anything. I can do all things. It's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live. I believe in you. I believe. Yes, Lord, we believe in your word. Bless your name, Father. Lord, we believe in your word. Lord, gaya na sinabi mo, you will go before us. Lord, kailanman, you never leave us. You will never forsake us, Lord God. Thank you, Lord.
believe your presence is here in this place tonight. Can go back to the beginning. Can control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? Yes, God. So all I want, all you are, will you meet me here again? Yes, God. You are with us. As I walk now through the valley, let your love, let your love rise above every fear. Like the sun in the shadow, in my weakness your glory appears. Not enough unless you come, will you meet me here again? It's all you are, it's all you want, it's all you are. Will you meet me here again? Not enough, not enough unless you come. It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us away again. The Lord is in this place. Not enough unless you come. Will you meet me here?
Sing it to the Lord. So all I want, so you are. Let me lift your voice and sing. Not enough unless you come. Will you meet me here again? So I want, so you are. Will you meet me here again? God, you meet us, God, here in this place, right here in this place. Oh, not for a minute was I forsaken. The Lord's in this place. Lord's in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord's in this place. The Lord is in this place. Yes, Lord, we believe, Lord, you are indeed in this place this evening. Lord, kumikilos ka sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Lord, sa kabila na maaaring dinaranas namin kahirapan, Lord God, naniniwala kami walang mahirap sa iyo, Panginoon. Lord, sa kabila ng kakulangan, Panginoon, na marami ang nakakaranas, Panginoon, Lord, kailanman hindi ka nagkulang sa amin, O God. Lord, sa kabila, Panginoon, maaaring naiisip namin, Lord God, na napaka-imposible na, Panginoon. Lord, sa iyo walang imposible, O Diyos. Lord, this evening, Lord, have your way in our midst. Lord, nasaan man dako, Panginoon, naroon ang mga anak mo, O Diyos. Lord, hindi maikli ang kamay mo upang abutin sila ngayon, Panginoon, sa oras na ito. Lord God, as every hand lifted up to you, Lord God, I pray that you come, saturate each and every one of us, Lord God. Saturate our hearts with your word this evening, Lord God. Lord, we praise you. We glorify you, Lord God. And Lord, ikaw lamang po ang siyang maitaas sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa lahat ng nakasubaybay sa ating midweek service video stream ngayong gabi. At alam niyo po, kahit nasang dako man po tayo ng lugar ngayon, hindi po limitado ang Diyos para abutin tayo ng Kanyang salita at ng Spirito ngayong gabi. Pero bago po tayo dumako sa topic natin, let us be encouraged to remain faithful in our giving through this verse. Galatians chapter 6 verse 9, ang sabi po dyan, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So the Lord is telling us here, through Apostle Paul, not to give up or not to stop doing good. That could be helping other people in need, edifying each other in Christ, taking a stand for social issues or anything that gains benefit from spiritual act. Because we all have the tendency to do so. May tendency po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Not for any other reason, but just like in our case today, yung paggawa po natin ng mabuti ay talagang magiging extra challenge dahil naging limitado po tayo sa maraming areas. Since lahat po tayo naapektuhan ng crisis, yung pagtulong o yung paggawa ng mabuti is such a sacrifice. Kasi limitado lang kung ano yung nasa
kamay natin at limitado lang yung kaya nating gawin. Pero bakit ini-encourage tayo ng Panginoon na huwag tayong mapagod, huwag tayong tumigil sa paggawa nito? Dahil sabi po niya sa later, sa latter verse, "For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up." In other words, by continuing to do so, it will in return benefit us. Ayan. So those good things that we plant will soon become a harvest for us. Naglalabas man po tayo ngayon ng pagtulong, ng effort sa ibang mga tao, later on, yung mga inilalabas natin na yan, nagiging tanim at magiging harvest natin pagdating ng tamang panahon. And the moment we plant a seed of faith or good deed, we make ourselves candidate for a harvest of blessing. Sino po yung gusto nun, di ba? Gusto po nating mag-harvest tayo ng blessing, lalong-lalo na sa panahon ng pandemic or crisis ngayon. Imagine that will be a supernatural thing. Kapag ka-pandemic tapos nag-harvest ka ng blessing, di ba? And now, giving of our tithes and offering is not just a good deed. Hindi lang po yan mabuting gawa. Kundi alam po natin, it is also a rightful thing as children of God. So how much more na hindi tayo pagpalain ng Panginoon kung ginagawa na natin yung mabuti at ginagawa pa natin yung tama, how much harvest kaya yung naghihintay para sa atin? Alam niyo po, I can't contain myself to share this testimony with you kasi lahat naman po tayo naapektuhan ng crisis, hindi po ba? So may mga nahinto sa trabaho, nahinto yung income, nahinto yung mga negosyo. So naging limited ka in many areas. So ang nakaka-challenge pa po doon, hindi lang ikaw personally yung dumadaan sa ganong sitwasyon. May mga kakilala ka, may pamilya kang nangangailangan, and then you have to share what you have to them. And dahil ganun nga po yung nangyari, ang nakaka-pressure pa, pagka-lift ng ECQ, ay sabay-sabay naman na nag-due date yung mga bills. Siyempre, nagpatong-patong siya, di ba? Nagsunod-sunod yung mga bayarin natin. Tapos, at that time, at that moment, tsaka naman na okay, deadline na, sabay-sabay na siyang babayaran, and you only have a few in your hands. Sobrang challenging. And so kami po, sa pamilya namin, kinailangan namin makipag-arrange ng payments sa landlord, ganyan, sa ibang mga bills. And you know, kung ano po yung nakaka-bless doon, and sobrang naiyak po ako kay Lord sa katapatan niya during that time. Yung sa inuupahan po namin, winave niya yung isang buwang upa namin sa renta sa bahay. And I'm so blessed kasi yung amount nun, kung sa part ng landowner, sobrang laking kawalan, pero sa amin, sobrang laking blessing ni Lord at favor ni Lord. Kasi sobrang himala. And alam niyo po, after nun, syempre, you're helping your family, you're helping other people. After that time, sunod-sunod din po yung mga taong nagbe-bless sa amin, very unexpectedly, hindi namin na-expect, bigla na lang po silang magkocontact sa amin, and then we will bless you with this, ganyan. And sabi ko kay Lord, grabe no, kahit na nararanasan namin yung pagiging limitado ngayon, kahit na nararanasan namin yung pagiging tight sa budget ngayon, pero Lord, you continue to prove that you are faithful. You continue to prove na talagang hindi mo kami pababayaan at patuloy mo kaming isosustain. Kaya naman po, kapag ini-instruct po tayo ng Panginoon na patuloy na magbigay, maging tapat sa ating mga tithes and offering, at kung nire-remind po tayo ng mga pastor natin, leader natin na ibigay yung tithes and offering natin, huwag po tayong ma-offend, huwag po tayong magagalit, kasi alam niyo po kung bakit, concern po sila na gusto nilang maranasan nyo yung harvest na ipinangako ng Panginoon dito. Amen po ba? So grabe po, they just want us to experience this harvest of blessings despite na yung nararanasan natin globally is such a crisis. But you know, God is faithful, and kung ano man yung ipinangako niya, patuloy niyang gagawin sa buhay nating lahat. So later on po, ipopost po dito sa video stream natin yung mga bank accounts na pwede nating pagdalhan ng giving natin. And then kung makakadaan naman po kayo dito sa church, you are welcome to drop by here and give your tithes and offering. Meron po tayong offering box sa building natin. Or pwede nyo rin pong kontakin yung mga pastor natin para mabisita kayo at maipadala nyo naman po yung giving nyo sa pamamagitan nila. So let me pray for our tithes and offering tonight.
Panginoon, maraming salamat sa iyo, O God. Maraming salamat, Panginoon, because it is you who is our great provider. It is you, O God, ang patuloy nagsusustain sa amin, Panginoon, no matter what the situation is sa paligid namin. May nararanasan man kami ngayon, Panginoon, na global pandemic, O God, crisis in many areas. Pero Lord, ito rin yung pagkakataon para patuloy mong patunayan sa amin na tapat ka at hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, thank you for giving us the ability to produce wealth, Lord God. Sa kabila ng mga bagay na to, nararanasan namin yung favor mo. Nararanasan namin, Panginoon, yung sustenance and provision mo sa aming lahat. At patuloy nga, Panginoon, panghahawakan namin yung pangako mo na hindi kami mapapagod sa paggawa ng mabuti. Hindi kami mapapagod sa paggawa kung ano yung tama para sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, we are going to reap a harvest when we do so, Panginoon. And that is a promise, Panginoon, na nagmumula sa iyo at alam namin hindi ito mababago, hindi namin ito mapipigilan, Panginoon, at patuloy mo nga iparana sa mga anak mo, O God, despite this limitation, O God, that we have an unlimited God, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. We give you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So tonight, we're gonna talk about the last topic of our series, Dealing with Doubt. Yan. So last Wednesday na po, at simula pa po noong unang Wednesday na pinag-uusapan natin to, napakarami po nating natututunan mula sa Panginoon. Amen? So tonight, let's learn again from Psalm chapter 22, verses 1 to 24. Yan. So, please bear with me kasi medyo mahaba po itong verse na to, but this is so worth it sa topic natin tonight. And for sure, ibibless tayo ng Panginoon sa pamamagitan na to. Buksan po natin ang ating Bible sa Psalm chapter 22, verses 1 to 24. Let's read. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. My God, I cry out by day, but you do not answer. By night, but I find no rest. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. In you, our ancestors put their trust. They trusted and you delivered them. To you, they cried out and were saved. To you, they trusted and were not put to shame. But I am a worm and not a man. Scorned by everyone, despised by the people. All who seek me mock me. They hurl insults, shaking their heads. He trusts in the Lord, they say. Let the Lord rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. Yet you brought me out of the womb. You made me trust in you, even at my mother's breast. From birth I was cast on you. From my mother's womb you have been my God. Do not be far from me, for trouble is near and there is no one to help. Many bulls surround me, strong bulls of Bashan encircle me. Roaring lions that tear their prey open their mouths wide against me. I am poured out like water and all my bones are out of joint. My heart has turned to wax, it has melted within me. My mouth is dried up like a potsherd. My tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death. The dogs surround me. A pack of villages encircles me. They pierce my hands and my feet. All my bones are on display. People stare and gloat over me. They divide my clothes among them and cast lots for my garment. But you, Lord, do not be far from me. You are my strength. Come quickly to help me. Deliver me from the sword, my precious life from the power of the dogs. Rescue me from the mouth of the lions. Save me from the horns of the wild oxen. I will declare your name to my people. In the assembly, I will praise you. You who fear the Lord, praise him.
all you descendants of Jacob, honor him. Revere him, all you descendants of Israel. For he has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. He has not hidden his face from him, but has listened to his cry for his help. Let's pray for a while. Lord, maraming salamat po sa salita mo para sa aming lahat ngayong gabi. Lord, another opportunity for us to be encouraged by your word. Another opportunity, Lord, to be encouraged, to be strengthened in our faith. And patuloy nga, Panginoon, buksan mo ang aming puso't isipan na maunawaan namin ito at may apply namin to sa buhay namin after this night, Panginoon. Maraming salamat, Lord. May you bless the preaching of your word. And Lord, may you bless everyone listening to your word tonight, O God. We give you praise in Jesus' name. Amen, amen. So our topic for tonight is called, When God is Silent. Yan, when God is silent. Naranasan nyo na po ba sa buhay nyo na parang ang layo-layo ni Lord sa'yo? Naranasan mo na ba na parang ang tahimik niya? Na parang hindi mo maramdaman yung presensya niya? Na feeling mo disconnected ka kay Lord? Alam niyo po, isa yan sa mga pinaka-unforgettable experience sa akin. And it happened way back 2010 after ko mag-encounter. Kasi pag-uwi ko ng bahay noon, sobrang saya ko. Sobrang excited ko. Every time magda-devotion ako, magkakilig ako ng worship song, sobrang excited ko at sobrang saya ko na uunahin ko pa talagang mag-devotion kaysa mag-breakfast. And tapos natutulog ako noon, gusto kong yakap-yakapin yung Bible ko habang natutulog ako. Para pagising ko sa umaga, ayan na naman, bubuksan ko na naman yung word ni Lord para mag-devotion. So it went on days, weeks, na ang saya-saya ko and I felt so happy and excited. Until one day, bigla ko na lang naramdaman na yung excitement na yun biglang nawawala. Naramdaman ko na lang bigla na parang, Lord, but parang ang layo mo na sa akin. Pakiramdam ko ang layo na natin sa isa't isa. You know, I cried out to God. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong pakiramdam kasi ilang araw lang na-encounter kita. Nung ilang araw lang, ang saya-saya ko pa. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Tanggalin mo to sa akin, I told the Lord. And you know what? I cried even harder nung kinonfirm niya sa akin yung presence niya through Matthew 28 verse 20. Sabi niya dyan, and surely I am with you always to the very end of the age. Iyak po ako ng iyak nun sa Panginoon. Sabi ko, Lord, feeling ko lang pala malayo ka sa akin. Feeling ko lang pala yun. Pero ang totoo, hindi ka malayo sa akin at patuloy mo akong sinasamahan up to the very end of the age. Kahit na ilang taon pa yung lumipas at ano pa yung mangyari, patuloy mo akong sinasamahan. And you know what? Until then, I felt secured. Kahit na dumaan pa ako sa mga sitwasyon na ganun ulit yung nararamdaman ko, alam ko secured ako kasi pinangako sa akin ng Panginoon. Yung ganung klaseng experience daw po, according kay R.C. Sproul, yun daw yung tinatawag na the dark night of the soul. Wow. He describes it as spiritual depression. A kind of depression that is linked to a crisis of faith. A crisis that comes when one senses the absence of God or gives rise to a feeling of abandonment by Him. So nararanasan daw ito ng isang tao kapag ka nag-i-increase yung nararamdaman na feeling na parang ang layo ni Lord, na parang pinabayaan siya ni Lord o kaya wala si Lord sa buhay niya. Link, crisis of faith, kapag dumadaan sa sitwasyon yung pananampalataya ng isang tao tapos nararamdaman niyang ganun. So sabi niya, maraming mga Kristiyano, kahit yung mga tapat at matatagal ng Kristiyano, nakakaranas daw ng ganito. Walang exempted, even the great men in the Bible. It was this phenomenon that provoked David to soak his pillow in tears. Grabe. Nilunod daw ni David ng luha yung una niya dahil sa ganitong experience. It was like Jeremiah that made him earn the description, the weeping prophet. And afflicted Martin Luther that threatened to destroy him. So talagang na-distract siya na parang gusto niyo nang i-destroy yung sarili niya.
So minsan no, matatanong natin, bakit? Paanong nararanasan yun ng taong may pananampalataya sa Diyos? No? Kasi hindi tayo nasa constant spiritual heights or wala tayo sa constant spiritual lows ng buhay natin, ng faith natin. Kaya kung ano man yung dahilan na nagpo-provoke para maranasan natin yun, hindi natin siya may iwasan or hindi natin siya maikakaila na nangyayari siya sa buhay even ng mga Kristiyano. So our faith is not a constant action. It is mobile. It is active. It changes. Paano siya? Kumikilos siya, gumagalaw siya. Kaya naman, di ba, whenever we move from faith to faith, doon siya nagkakaroon ng gap. And most of the time, doon sa gap na yon, may tendency na maranasan mo yung doubt, yung doubtful experience na sinasabi ni R.C. Sproul, the dark night of the soul. At minsan, masasabi mo nga kay Lord, Lord, I believe, but help me with my unbelief. Tulad ng sinabi sa Mark chapter 9 verse 24, minsan dumarating po tayo sa ganong sitwasyon that when God is silent, natetest talaga yung faith natin. Natetest talaga yung personal relationship natin sa Panginoon. Pero paano po natin isosolve itong ganitong sitwasyon? What are we supposed to do during a dark night of a soul? How can we make it through seasons of God's silence? Tandaan po natin, napaka-critical ng stage na to kasi kung paano po natin to haharapin, paano natin to i-deal, will affect our spiritual lives, will affect our personal relationship with God. So when God is silent, number one, remember that He is in charge, even when you feel forsaken. The first five verses tells us so. Sabi ni David sa verses 1 to 2, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish? My God, I cry out by day, but you do not answer. By night, but I find no rest. So parang sinasabi ni David, Lord, bakit mo ko pinabayaan? Bakit hindi mo ko pinapakinggan? Bakit mo ko sinisinsone, Lord? Parang ganon. So din ni-express niya yung intense feeling na parang pakiramdam niya pinabayaan siya ng Panginoon kasi despite the effort ng pagsisik niya kay Lord, wala siyang natatanggap, wala siyang naririnig mula sa Panginoon. And we can notice how raw and honest he confessed this distress and then suddenly shifts to proclaiming the truths about God. Another thing that we need to understand na parte ng pag-survive natin dito sa situation na to is being real about how we are. Kamusta ka nga ba talaga, kapatid? Kamusta yung kondisyon ng puso mo? First, we need to be honest kung ano yung totoong nararanasan natin, kung ano yung totoong laman ng puso natin, kung ano yung kondisyon natin para ma-overcome natin to. Kasi kung we are in denial, nobody can help us with this kind of situation. So we should be honest with God, with ourselves, and with others about the condition of our hearts. Church, when God is silent, it doesn't mean that He's absent. Despite that feeling of being forsaken, sinabi po ni David sa verse 3, yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. Yung idea po na yon na sinabi niyang, God, you are enthroned in heaven, gives us a sense of security na ang Panginoon po ay nandiyan, nagbabantay sa atin. Hindi po siya tulad, yung trono niya, hindi po tulad ng gobyerno natin na nagpapalit-palit ng mga presidente, nagpapalit-palit ng mga mayors, nagpapalit-palit ng mga staff. Hindi po, there is no threat in His position. Very well, he's very well aware kasi being enthroned in heaven, nakikita niya yung overview ng buhay natin, nating lahat as His creation. So he's very well aware of the events down here. And that also, he's responsible in managing and watching over us. And that everything is under His control. And so kahit po nararamdaman natin na parang pinabayaan tayo ng Panginoon, we can still trust Him because that truth
is what we hold on. That truth is our trust. So kapatid, kung pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Panginoon, pakiramdam mo lang yan. Dahil si Lord, hindi siya absent sa buhay mo. He is always in charge of our lives. Sabi nga po niya, at hindi mababago yung pangako niya sa Hebrews chapter 13, verse 5, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi tayo iiwan ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Amen. Hallelujah to that. And not only that, he reminded himself of God's faithfulness. Verses 4 to 5, sabi po niya, in you our ancestors put their trust. They trusted and you delivered them. To you they cried out and were saved. In you they trusted and were not put to shame. Si John MacArthur po, pinaraphrase niya ito. Sabi niya, even though you have not responded to me, you remain the Holy One of Israel, who has demonstrated the gracious attention time and time again to your people. So even if we feel this way now, it will not discredit what the Lord has done in our lives in the past. And it will not even hinder what He can do today and in the future. He remains faithful no matter what we feel. Tandaan po natin yon. Psalm 145 verse 13, that God's kingdom is everlasting kingdom and your dominion endures through all generation. The Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. Amen to that. So tandaan po natin, unang-una, remember that He is in charge even when we feel forsaken. Pangalawa naman po, remember that He is capable even when you feel overwhelmed. Yan, verses 6 to 9. But I am a worm and not a man, scorned by everyone, despised by the people. All who see me mock me. They hurl insults, shaking their heads. They trust in the Lord. They say, let the Lord rescue him. Let him deliver him since he delights in him. Yung pagko-compare po ni David sa sarili niya at sa isang uod na sinabi niya dyan, but I am a worm, not a man. Grabe. Nai-imagine po natin kung gaano katindi yung nararanasan niya, suffering, at kung paano ito nakaka-apekto sa kanya. Para ikumpara mo yung sarili mo sa isang uod, tinatanggal mo yung pagkatao na binigay sa'yo na isa kang tao, nilikha ka ni Lord, pero kung compare mo yung sarili mo sa isang uod, eh sobrang nakakapangbaba po, di ba, sa paningin ng tao. Pero mauunawaan natin siya kasi nanggagaling siya sa isang sitwasyon na talagang na-overwhelmed na siya sa mga persecution na nararanasan niya. And kapag sinabi mo pong overwhelmed, you just feel so attacked on every side and you feel defeated, you feel so helpless. Experiencing that great amount of mockery and insults made him feel insignificant. Sobrang naapektuhan siya, hindi lang nung bagay na nararanasan niya na feeling niya malayo si Lord sa kanya. Idagdag mo pa na nararanasan niya na may mga taong na-mercicute sa kanya. At yun yung nagparamdam pa sa kanya na parang wala siyang kwentang tao. This added to his agony of feeling distant from God. He felt so helpless. Lord, ang layo ko na sa iyo eh. Tapos may mga kaaway pa ako dito. They are insulting me. They are mocking me. So hindi niya na alam. He's so overwhelmed. Sobrang nakaka-challenge po yung pagkakataon na yun, di ba? Feeling mo na na ang layo-layo mo kay Lord, tapos ang ingay-ingay pa ng paligid mo, na mas nagiging malakas yung boses ng mga problema mo kaysa sa boses ni Lord sa'yo. Paano hindi ka makakaramdam ng overwhelmed nun, di ba? Tsaka helpless. Parang sa nararanasan po natin ngayon, kung manonood lang po tayo ng balita, kabi-kabilaan yung mga balita na maraming nawalan ng trabaho, marami pang mawawalan ng trabaho, maraming nagkakasakit, wala pang gamot, mga illegal hospital or drugs, ganyan. Iba't iba, sabay-sabay.
na nagpapatindi nung crisis na nararanasan natin, na hinaharap natin tong pandemic, tapos sumasabay pa tong mga ibang bagay na naapektuhan tayo on every side. And minsan, nakakalimutan nga natin, di ba, kung sino si Lord sa sitwasyon natin kapag sabay-sabay nang dumarating yung mga problema na meron tayo. Pero David rolled back to the truth of God, of what God is capable of. Sabi niya dyan sa verse 9 to 10, "Yet you brought me out of the womb, you made me trust in you, even at my mother's breast. From birth I was cast on you, from my mother's womb you have been my God." Kinumpare niya ang Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon kung paano siya ipinanganak, as to a childbirth. He compared it to how God silently and intricately or carefully forms a child inside a mother's womb, forming its bones, muscles, internal organs, body, hanggang sa magkaroon niya ng heartbeat and soul, all inside a human body na hindi namamalayan ng isang ina. And all that, He works even without our knowledge. Again, let us be reminded that when God is silent, it doesn't mean He's doing nothing. Hindi po ibig sabihin wala tayong naririnig mula sa Panginoon or wala tayong nakikitang ebidensya sa mga mata natin ay walang ginagawa ang Panginoon. It doesn't mean like that. Just like how David describes it, there are times when God just works silently and mysteriously as to a childbirth. And so, mapagkakatiwalaan natin siya na kahit hindi natin nakikita, hindi natin naririnig, kumikilos pa rin ang Panginoon, kumikilos ang kapangyarihan na kahit na ano pa yung mga competing struggles na meron sa paligid natin. Remember, if God was able to form us from birth, inside our mother's womb, until now, ano pa yung hindi niya kayang gawin? Ano pa yung imposible para sa Kanya? We have a God we can rely on. Amen. Ephesians chapter 3, verse 20, Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine. Sabi po niya, God is working more than what our minds can comprehend, more than what our minds can understand. So, let us remember that He is capable even when we feel overwhelmed. Lagi nating papaalalahanan yung sarili natin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin, kahit pa na ang nararamdaman natin ay masyado na tayong naririndi sa mga problema at na-overwhelmed on every side of it. Amen po ba? So number three, remember that He cares even when you feel vulnerable. Verses 12 to 21, sabi po ni David, "Many bulls surround me, strong bulls of Bashan encircle me, roaring lions that tear their prey open their mouths wide against me. I am poured out like water and all my bones are out of joint. My heart has turned to wax, it has melted within me. My mouth is dried up like a potsherd and my tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death. Dogs surround me, a pack of villains encircle me. They pierce my hands and my feet and all my bones are on display. People stare and gloat over me. They divide my clothes among them and cast lots for my garment. But you, Lord, do not be far from me. You are my strength. Come quickly to help me. Deliver me from the sword, my precious life from the power of the dogs. Rescue me from the mouth of the lions. Save me from the horns of the wild oxen." So furthermore, dinescribe po dito ni David kung ano pa yung matinding nararanasan niya. He is breaking exhaustion from his enemy's threats. So di ba nung una, nararamdaman niya na ang layo ni Lord sa kanya. Tapos pangalawa, ang ingay-ingay pa ng mga insulto at ng mapangungutya sa kanya ng mga kalaban niya. And then pangatlo, ito pa, may threat sa buhay niya when people are hunting him down to kill him. So sobrang na-exhaust siya. Sobrang na-intimidate siya sa strength ng mga kaaway niya.
it affects him physically, emotionally, and even spiritually to the extent of his vulnerability. Ano pong ibig sabihin nun? Vulnerability, ibig sabihin yung pakiramdam mo, you are so close to danger na parang you are not protected. Pakiramdam mo anytime mapapahamak ka. But still, alam niyo po si David, kahit na ganun nakatindi yung nararanasan niya, he kept pleading to the Lord. Hindi siya huminto, di ba? Kahit na sinabi niya ng Lord, tumatawag na ako sa'yo day and night, pero hindi kita naririnig. Mas matindi pa yung naririnig ko sa paligid ko. Pero hindi siya huminto kahit na may tendency siya na ihinto yun. Even he has the choice to stop. Kasi nararamdaman niya na hindi naman siya sinasagot ng Panginoon. Minsan ganun po tayo, di ba? Kapag ka ang tagal-tagal sumagot ng Panginoon sa panalangin natin, kapag ka yung mga problema sabay-sabay na sa buhay natin, parang ang tagal kumilos ni Lord, kailan ba matatapos to? Kailan ba matatapos tong crisis na to? Kailan ba ako gagaling? Kailan ba magbabago yung mahal ko sa buhay? Parang ang tagal-tagal na, umabot na ng taon, di ba? Meron tayong tendency to stop asking God. Meron tayong tendency na isik si Lord. Pero si David, ang ginawa niya at dapat natularan din po natin, he sought him all the more and sooner he found God's deliverance. Hindi po siya nag-give up. Hindi po siya tumigil. At later on, dahil hindi siya tumigil, nasumpungan niya yung deliverance ng Panginoon. Later on, his mourning, his great mourning, turned to praises. Hallelujah. Gusto po natin ng ganon, hindi po ba? And church, when God is silent, it doesn't mean he's indifferent. Kung nararanasan po natin na feeling natin ang layo natin sa Panginoon, ang tahimik ng Diyos, hindi po ibig sabihin nun na wala siyang pakialam sa atin. Hindi po niya ini-invalidate yung feelings natin. He cares enough about it and is concerned for us. Siguro in his terms and timing, darating yung time i-break niya yung silence to show his greater glory. And that those who trust in him will never be put to shame. Grabe. You know what? The last time na naging tahimik ang Panginoon in the history of the church, that 400 years of silence, pinaplano na pala niya, ino-orchestrate niya na pala yung pagdating ng ating Messiah, ng ating tagapagligtas, the Lord Jesus Christ. Kaya naman pagpasok ng Matthew, Book of Matthew, inintroduce doon si Jesus Christ. Imagine that. And the last time he was silent, during the time of the disciples' persecution, that great persecution, hinahanda niya na pala yung pagdating ng banal na spirito para sa kanila. And what more, kung ano yung pwede nating i-look forward sa Panginoon, kung nararanasan natin ngayon na parang ang tahimik niya, na parang ang ingay-ingay ng paligid natin ng mga problema, we can look forward to something greater na hinahanda ng Panginoon sa atin ngayon. Hallelujah. So he's just preparing. In those moments, he might just also be preparing us for another leap of faith. Diba? Are we ready for that? He might seem to be silent, but probably, may ginagawa siya at probably, he's just listening attentively to your cries. Diba? Sabi po niya dyan, for he has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. He has not hidden his face from him, but has listened to his cry for help. Alam mo yung pakiramdam na pinapakinggan ka mabuti nung kinakausap mo? That is so comforting. Baka pinaalaw din ng Panginoon na maranasan natin ito for us to understand and to feel na nakikinig siya carefully and attentively sa atin. Nakatingin siya at nakikinig sa mga hinaing natin. Allowing us to exhaust all our self-sufficiency, yung tipong dumating na tayo sa dead end ng buhay natin, tapos ma-realize natin, Lord, it is just you who's all I need.
Di ba? At maranasan natin yung all sufficiency ng Panginoon. Parang ganun yung nangyari kay David eh. Wala na siyang lakas, wala na siyang mukhang maihaharap dun sa description niya sa sarili niya. Wala na siyang dignidad. Siya mga mismo tingin niya sa sarili niya, napakababa na. Pero naranasan niya lahat ng ito for him to be brought to that situation na ma-realize niya at ma-experience niya yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. And kaya nga sabi ng Panginoon sa atin sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because what? He cares for you. Church, He cares for you. Hindi dahil tahimik siya ay wala siyang pakialam sa'yo, kundi pinapakinggan kanyang mabuti. Pinabantayan kanya. Again, let's remember that when God is silent, remember that He is in charge, He is capable, and He cares for us. To wrap up everything, alam niyo po itong verses na to na shinare ko sa inyo, it pictured David's journey. And prophetically, it describes Jesus suffering on the cross. Kaya nga sa verse part nito, sounds familiar, hindi po ba? Nasabi rin po ito ni Jesus Christ when He was on the cross. Nasabi niya, as a Son of God, nasabi niya rin na, Lord, bakit mo ako pinabayaan? And that gives us a sense na alam ni Jesus, alam ni David yung pakiramdam kung nararanasan natin to ngayon. Alam din nila yung pakiramdam na dumaan ka sa ganitong crisis ng pananampalataya. They both knew what it's like to feel like God is far away. And they showed us what to do in those darkest moments. Cry out to God in prayer and lean upon God's word for what to believe. Sa mga panahon na nararanasan natin tong dark night of the soul na parang feeling natin ang layo ni Lord, we felt so helpless, parang walang rescue si Lord, walang ginagawa si Lord, pakiramdam natin. Tinuruan po tayo ni David at ni Jesus ngayong gabi na hey, i-pour out mo yan kay Lord in prayer. I-pour out mo yan sa Kanya. And kung may panghahawakan ka sa mga sitwasyon na yan, sa critical stage na yan ng pananampalataya natin, that is upon God's word. Kung may paniniwalaan ka, that is upon God's word. By the way, alam niyo po, isa pa sa mga tumatak sa akin sa Bible, yung isang tao na in his desperate move, desire na makarinig mula sa Panginoon, gumawa siya ng bagay na hindi ayon sa salita ng Panginoon, and that was Saul. Nung time na wala na si Samuel, and gusto niyang marinig yung instruction ng Panginoon, kaya lang spiritually disconnected na siya kay Lord kasi because of his sin, because of his wrong actions, wala siyang relationship kay God. Nag-refer siya sa isang spiritista na kung saan in God, that was wrong. And sa pamumuno niya rin, pinagbawal niya yun mismo, mali siyang gawin, pero ginawa niya. And sometimes meron tayong ganong tendency. Kapag hindi natin naririnig ang Panginoon, we resort to other things na mahanap natin si God. We resort to what? To things na nagbibigay sa atin ng easy answers, di ba? Sa mga ruleta, nagro-roll ng mga Bible verses, Bible promises, just, you know, giving us easy answers na nagtuturo sa atin na huwag isik si Lord. Na ang gusto ng Panginoon sa atin, isik natin siya personally, isik natin siya with all our might. Because darating yung time, masusumpungan natin ang Panginoon, mararanasan natin siya. Importantly, we need to understand that our feelings are not the basis for God's truth. God's word is, hindi po porket ganyan yung nararanasan natin or nararamdaman natin, it will not define God. It will not define yung truth ng word niya. Feelings come and go, but God's character and His word is forever constant. Magbago man yung sitwasyon natin ngayon, at this time, ito yung naabutan natin. In my generation, ito yung pandemic na naabutan namin. At magpalit-palit man yan sa mga susunod na panahon, you know, only one thing is certain and is sure, God's character and His word is forever constant.
never po siyang magbabago. Never na magbabago yung isip niya. Never na magbabago yung mga pangako niya. Never siyang magbabago. Hallelujah. So let me leave this poem found carved by an unknown Jewish prisoner. Alam niyo po, isa sa mga darkest time ng history is yung Jewish Holocaust. Diba? Yun kung saan maraming pinatay. At talagang sobrang hindi mo maatim yung pangyayari nung mga panahon na yon. But there is this carvings in the wall of a Nazi concentration camp. At ito po yung sinabi niya. I believe in the sun even when it is not shining. I believe in love even though I don't feel it. I believe in God even when He is silent. Coming from a person na wala siyang nakikita kundi patayan, kaguluhan, diskriminasyon, at kung ano-ano pa. Coming from a person napaka-dark situation ang nararanasan niya. Tapos masasabi niyang ganito, I believe in God even when He is silent. Kahit na napaka-dilim ng sitwasyon ko ngayon, napaka-dilim ng sitwasyon, alam ko nandyan ang Panginoon. Kahit na nararamdaman ko na parang malayo siya o tahimik siya sa akin, I believe that He is there and He will always be there for me. Ngayon po, para sa atin po ngayong gabi na nakakaranas po ng ganitong sitwasyon, let us be reminded of this truth about the Lord. That when He is silent, it doesn't mean that He doesn't care. It doesn't mean that He's incapable. It doesn't mean na wala siyang ginagawa or out of control siya. But our Lord, our God, will forever be, always be in charge of our lives and situations. He will always be capable. He will always care for us. So just allow me to pray for you tonight. At pasalamatan natin ang Panginoon dahil patuloy niya tayong ini-encourage sa mga salita na to. That when He is silent, when doubt is knocking at the door because He is silent, we have the Word of God that we can hold on this situation. Let's all pray. Lord, thank you so much, O God. Maraming salamat sa iyo ngayong gabing ito. Maraming salamat sa salita mo na patuloy na nag-i-enlighten sa aming isip, sa aming puso, Panginoon, na kahit na, Lord, napakagulo, napakadilim ng sitwasyon namin ngayon, ang salita mo ang patuloy na nagsisilbing liwanag, Panginoon, sa buhay namin. And right now, Lord, kung may mga tao man na nakikinig ngayong gabi, nakakaranas ng ganitong sitwasyon, the dark night of the soul, I pray, Father God, that you may be able to sustain them, Lord God. May you be able, Panginoon, na iparanas sa kanila na nandyan ka at hindi ka absent sa buhay nila, na nandyan ka at nagki-care ka para sa kanila, na nandyan ka, kumikilos ka kahit hindi nila nakikita, Panginoon. At nandyan ka, Panginoon, you are watching over us and you are responsible, Panginoon, for our good. Lord, we pray that in these dark times of the soul, Panginoon, ng mga tao na to, makita nila at masumpungan nila yung pagkilos mo, yung deliverance mo, yung pag-rescue mo sa mga nararanasan nila, O God. And Lord, for all of us, maaaring hindi pa namin ito nararanasan, kung dumating man kami sa point na maranasan namin ito, alam na namin ngayon, Panginoon, kung paano kami magre-respond katulad ni David, that we will always remember who you are. We will always go back to your word. We will not give up seeking you because you are always faithful, Lord. And Lord, anuman yung mga mararanasan pa namin, mga bagay na mararamdaman namin, hindi mo ito dinidiscredit. But Lord, hindi rin namin mababago yung katotohanan ng iyong salita. It will always stand over our feelings, Lord God. It will always stand over kung sino ka sa buhay namin, Panginoon. Yun ang patuloy naming pangahawakan, Panginoon. Lord, maraming salamat po. We will keep your word in our hearts and patuloy namin itong lalakaran sa buhay namin, O God. In these times, Lord, may tendency kami na mag-doubt. Always bring us back, Panginoon, to your presence, to your word. And Lord God, patuloy nga,
alam namin, makikita namin, Panginoon, sa aming mga mata kung paano kakilos sa buhay naming lahat. We give you all the glory and praises, Father God, and we continue to pray, Lord God, sa buhay naming lahat na patuloy mo kaming ingatan. Cover us with your holy blood. And Lord, continue to provide for us, Panginoon, because even in ourselves, we became limited, O God. But Lord, there is nothing too hard and nothing impossible for you. And so I just pray and declare blessings and protection for your people. And Lord God, patuloy nga, we will see, Lord God, your deliverance and your favor even in the midst of this crisis, Father God. We thank you, Lord, and we love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong gabi at sa mga susunod na araw, patuloy po nating tatandaan na ang Panginoon ay laging in charge, capable, at concerned sa buhay nating lahat. Thank you so much and God bless us all.